requirements of Schengen visa application. Magkano nga ba ang bayad para sa aplikasyon ng Schengen visa? Okay, ang halaga nito ay 8,400 pesos. Saan ba kayo magpapasa o mag-a-apply ng inyong Schengen visa? Dito sa VFS Global kayo magpapasa ng inyong mga requirements para sa Schengen visa application. Ano ba ang VFS Global? So, sabi ni Google, VFS Global, also known as Visa Facilitation Services Global, is an outsourcing and technology services company for governments and diplomatic missions worldwide. The company manages visa and passport issuance, related administrative and non-discretionary tasks for its client government. Ang address o location ng VFS Global ay nasa Chino Roses, Makati. Paano ba pumunta ng VFS Global? So, ituturo ko yan sa pinakamadaling explanation alam ko. So, either taga North or South kayo, pagdating nyo ng Magallanes Station, bumaba kayo papuntang building ng Alorica or Alpaland. Yung front side nun is yung MRT station. Then sa right side ng building, tumawid kayo papunta sa kabila. Then dun sa kabilang side kayo mag-aabang at sasakay ng jeep papuntang Eco Plaza. Then baba kayo ng VFS Global. Minimum fare lang ang singil papunta ng VFS. Eto na, ano-ano nga ba ang requirements for Schengen visa application? Una dyan, dapat may form kayo ng Malta visa application. Pi-fill upan nyo yan at kukumpletuhin yung 10 requirements na nakalista dyan. Saan ba kayo kukuha ng form na yan? Kung direct hire kayo, kayo ang magpo-provide nyan, pwede nyo i-download ang form na yan. Ilalagay ko sa description box ang link para ma-download nyo ang form. Makikita nyo sa form na yan ang 10 list ng requirements para sa visa application. Una sa listahan ang application form for Schengen visa. Ganito yung itsura nun, 4 pages yan. Pangalawa, passport nyo. Ayan yung pinakamahalagang dokumentong kailangan kapag nag-a-abroad dahil kahit saang bansa kayo pumunta, hindi kayo makakalabas ng bansa natin kung wala kayong passport. Passport daw dapat valid at least 3 months after the expiry date of the visa. And dapat meron din tong at least 2 blank pages. Pangatlo, photocopy ng passport nyo. Ang kailangan nyo lang kopya ay yung biodata page at yung mga pages na may visa stickers or stamp kung meron kayo. Pang-apat, 2 pieces passport size picture. Ang kailangan dyan, white background, hindi labas ang ngipin at clearly visible ang face ninyo. Pang-5, proof of accommodation in Malta. Sa dokumentong yan, nakalagay yung titirahan ninyo or yung pag-iestayan nyo during your trip or long-term stay in Malta. Sa case ko, ang nag-provide nyan is yung employer ko since direct hired ako. Pang-6 is travel insurance. Ang pinakuha sa akin ay 120 days. Ang halaga niyan ay 12,550. Ang nirecommend sa aking travel insurance company is Star. Pang-7, invitation letter from your employer. Dapat nakasulat sa inyong invitation letter ang mga ganito. An original invitation letter signed by the employer that clearly states the purpose of the applicant's visit to Malta, the dates of intended visit, and the address where the applicant shall be residing in Malta. Where the person inviting is to assume responsibility for all expenses while the applicant is visiting Malta. This undertaking should also be clearly stated in the letter. Pang-8, proof of travel. Ayan yung plane ticket nyo. Pang-9, approval in principle letter. So dapat, bago kayo mag-asikaso ng iba pang mga requirements for Schengen visa, dapat meron muna kayo nitong approval in principle letter. So para mas maintindihan nyo kung ano ba yung approval in principle letter, pwede nyong panoorin ang recently upload video ko regarding sa process ng single work permit. Ilalagay ko yung link sa description box ng video para mapanood ninyo. Ang panghuli at pang-10 ay NBI clearance. Sa pagkuha ng NBI clearance, online appointment na sila ngayon.
kung hindi ako nagkakamali, hindi na sila nag-e-entertain ng walk-in applicant. So, ayan na lahat ang detalye. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang i-click ang like, mag-iwan ng komento, at pindutin mo na rin ang subscribe button.